Kasi nga po, may problema. Kaya nawala na po yung sari-sari store ko. Hi guys! Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Anne. Together, let's achieve our dreams. Kung napapansin niyo po, hindi na ako nag-a-upload ng mga kung ano-ano tungkol po sa aming sari-sari store. At ang pinaka-last upload ko po is noong birthday ko pa, noong August 26, tapos na-upload ata siya ng 27 or 28. Di na ako nakakapag-update, di na ako nakakapag-YouTube, kasi nga po, may problema. Charot! Totoo lang po is lumipat po kami ng bahay, kaya nawala na po yung sari-sari store ko. Hindi na po siya nawala, nangyari ay nabigay po siya sa aking mama, tsaka papa, sila na po yung nag-manage doon, no? Though sila naman talaga yung nag-manage po doon, pero dati sa akin yung ano income, pero ngayon, nasa bahay nila kasi sila kalagay yun, so nasa kanila na. Ngayon po, nang lumipat kami, syempre wala na sari-sari store dito, pero ang kagandahan sa aming bahay or apartment ngayon, apartment lang po to, ang kagandahan dito is, nasa corner siya, kaso nasa dulo siya. So, medyo pangit na okay lang kasi corner nga siya pero dulo naman siya. So, ina-analyze ko kung ano ba ang magandang business para dito. Kasi kahit po nawalan tayo ng sari-sari store, di pa rin po tayo titigil na maging entrepreneur or maging business-minded. Kailangan po gumawa tayo ng paraan para kumita po tayo ng pera. So, ngayon, meron po akong ginagawang business na sinusubukan ko po siya, small business. Talaga, maliit na business lang po, no? Tinatry ko, syempre, online. Online po ako ngayon kasi yun yung magandang business ngayon since na dito pa naman sa nilapatan namin ay subdivision po, no? Kasi po, ang sari-sari store, hindi siya ganun mabenta or maganda sa isang subdivision. Hindi ko po alam yung tamang term, pero ganun na nga po. Kasi ang subdivision, usually yung mga tao nag-grocery, lalo na malapit po kami sa supermarket. So, ang bibili dito, malamang sa malamang kapag nawalan lang sila ng kunwari sponge. Kami kasi noon, nawalan kami ng sponge kasi ginamit ng kapatid ko sa motor niya. So, nadumihan. At ayun, kinailangan namin ng sponge. So, biglaan, bumili kami. Ganun lang. Pero yung grocery namin, mga maliliit na bagay, shampoo, kape, ganun. Sa grocery na namin binibili yon. So, hindi na sari-sari store. So, tingin ko hindi siya magandang idea. Pero ngayon, ginagawa yung dulo ng subdivision na to. Kaya, meron po tayong opportunity. Pwede po tayo magtayo ng business. Pero since na naisip na ng kapitbahay namin dito banda na mag-fishball, kasi po para sa mga construction worker ang target namin na bibili, nagtinda po sila ng fishball. So, syempre, afford na afford pag nagutom po yung mga workers. Ayun, bibili sila. Ayun, so nakuhanan na ng isang idea, hindi na pwede. Tapos dito naman sa kaharap namin, nagtitinda sila ng lutong ulam, ginagawan nila ng lunch at ng almusal, pati na merienda yung mga construction worker. So, medyo nakuha na yung mga idea na pwede sa isang subdivision at lalo na sa sitwasyon at lokasyon namin ngayon. Ngayon, ang naisin namin ay magtinda ng mga coke, cigarette, at saka mag-load dito. Kasi iniisip ko, kahit naman na subdivision to, hindi naman pwede hindi sila naglo-load, diba? Though, siguro bumibili na lang sila ng load card, pero gusto ko pong itry eh. Tapos, gusto kong ipaskill sa labas at gusto kong malaman nila na nagtitinda kami ng soft drinks. So, tingnan po natin kung magiging mabenta yun dito. Pero for now, itutur ko muna po kayo sa aming bagong apartment. So, warning, paalala, disclaimer, pag-unawa na marumi po at medyo magulo pa sa aming apartment kahit na nakapaglipat na po kami ng 1 week ago kasi ayun, marami pa talaga kaming ginagawa at saka hindi masingit kasi hindi lang naman yun yung ginagawa namin. Nag-aalaga pa rin kami ng mga bata tapos yung online class pa nasisingit minsan. Kahit di naman di ako pumapasok, pero ang dami rin kasi nilang rene-require doon. So, medyo nabibisi, pati na yung pag-try ko sa iba't ibang business na pwedeng pagkakitaan, no? So, hindi ko naaayos, lalo na itong kung nasaan ako ngayon. Kasi, talo itong kwarto na to, isa dun sa kapatid ko na lalaki. Siya yung kasakasama ko. So, kapag may kailangan kami, siya yung taga-labas yun. Nagmamotor siya, lumalabas siya, taga-bili, no? Tapos, yung isa naman, dun kami natutulog ng ni Apong Sally. Tapos, itong kwarto na to, ang balak ko sana is gagawin ko siyang office-officean. Kaya, naglaan talaga ako ng isang kwarto para sa akin kung ano-ano man yung ginagawa ko. Minsan, sa ukay-ukay, nagpipicture ako ng mga damit. Siyempre, madudumi yun, na-expose sa mga bata. Kung sa kwarto pa nila ako nagpipicture. So, yun din ang dahilan kung ba't kami lumipat kasi kailangan namin ng medyo malakihang space. So, aayusin ko pa siya. At, yun, magpipritor muna pala ako. Ang dami kong sinasabi. Sige, ipipritor ko na po kayo. Pre-tour, no? Ibig sabihin, magtutour pa po ako next time siguro after 5 years. Kasi hindi ko alam kung kailan ko ito masikaso, kung kailan ko ito malilinis. Yun. Tara na!
So, pagkapasok nyo dito, no, ayan yung pinto. Tapos makikita nyo na dito yung sala. Ayan. So, medyo marumi pa. At marumi pa talaga kasi kagagaling lang magluto ni Lola Sari. Yan si Apong Sari. Kasi ito yung kusina. Ito hindi talaga dito yan. Hindi pa talaga kami nakakapag-ayos kahit na 1 week na kami dito. Talaga magulo pa yung namin, bahay namin, no? So, dito tayo. Mabilisan lang po. Tapos, ito yung CR. Isa lang yung CR. Tapos, meron pa lang ano dito. Ang service area kung saan pwede ka maglaga. Pero, dahil hindi pa nga maayos to, dyan lang kami nagluto. Ang pinawulo ka. Ito, tingnan nyo po. Yan. Dyan. Bumili lang kami ng ganon, yung stand. Para may lalagyan kami sa pagluluto. Tapos, yung cabinet ko na malaki, tatlo to actually, isa lang nadala ko. Tapos, hindi pa siya nagkasya sa bahay namin. Kasi nga, ay dito sa ano apartment, kasi hindi siya kasya dun sa taas. So, pag pa-akit natin dito, ano, yan pag-ganyan dyan. Yung iba kasi pa-straight lang, ito pa-ganyan siguro. Para hindi siya masyado pa siya yung space. So, pagkadating mo dito sa taas, may tatlong kwarto. Madaling dumata. Ayan, may tatlong kwarto. So, ito yung una. Kwarto namin yan. At marumi, huwag natin tingnan. Ito naman yung dito. Kwarto ng kapatid ko. Yan, marumi rin. So, lahat yan. Expect yung marumi. Ito, mas marumi naman to. Munang ipakita. O, yan. So, yun. Ginawa ko po ang video na to kasi gusto kong ipaalam sa mga taong nag-subscribe sa akin dahil sa Sari Sari Store at dahil sa business na wala na akong Sari Sari Store. Kailangan siguro i-announce ko yun kasi syempre baka kaya sinubscribe nila ako dahil dun sa Sari Sari Store po, di ba? So, ayun. Binidyo ko to. Pero hindi po tayo mag-give up ng kung ano-anong business pa rin ang itatry natin at i-vlog ko po yun, a-update ko po kayo kung ano man yung mga bagay na pwede kong pagkakitaan at yung mga how-to videos pa rin po, itutuloy-tuloy pa rin po natin ito, okay? So, yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga ginawa ko na mga past video, pwede nyo po akong i-message sa FB kasi minsan po may mga magtatanong na hindi ko nasasagot talaga sa chat kasi po nahihirapan ako. So, sana po i-connect nyo ako sa Facebook page ko at para masagot ko po na maayos yung mga katanungan, pwede po tayo mag-video call or mag-send po ako ng video sa inyo doon para matulungan ko po kayo na maayos sa mga bagay na gusto nyo malaman. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang aking Facebook page po pala ay nasa description box. So, tingnan nyo lang po dyan sa ilalim. Ilalagay ko po siya dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Keep safe. Bye-bye!